Marami sa inyo ang very skilled. Marami sa inyo ang ibang level ang mga work history and still, yet, I receive messages na kaya ko ba yan? Diba taga yung VA na yan? Oy, kasi diba parang feeling kasi ng mga people na in order for you to become a VA, you need to acquire certain skills na parang feeling ng mga people na kailangan pa nila ng certificate or formal training na para maging VA, ganyan. When in fact, halos lahat ng mga nagtatanong sa akin, yung skills nandyan na, yung work history, work experience nandyan na, ang kulang sa kanila, confidence. You can start now. You can be a VA now. You can be a freelancer today. So, ano ba talaga ang VA? Okay, ano ba talaga ang VA? Coming from the word itself, virtual assistant. Assistant ka, but you just work virtually or online. I-share ko lang sa inyo yung first client ko as a VA. I'm more of a personal virtual assistant. Personal virtual assistant meaning ang siniserve ko na client that time is hindi business owner. Sadyang busy lang siya na tao na kailangan niya i-delegate or i-outsource yung mga admin tasks, mga simple tasks kailangan niyang i-share i-ano sa akin na i-delegate or i-outsource. So ano ba usually yung ginagawa ng personal virtual assistant? Kasi sa totoo lang talaga, no? Years ago, virtual assistant is personal assistant, period. But through the years, nag-evolve na siya. Meron ng specialization yung mga virtual assistants. Social media virtual assistant, web research virtual assistant, graphic design virtual assistant, kanang very specific na yung binibigay nila na service. Pero technically and originally, virtual assistant is literal personal assistant, executive assistant, but just providing services online and virtually. Okay, so during that time, ano bang ginagawa ko? Nagre-research ako. Okay, nagre-research ako with the help of Google, thanks to Google. Ano nire-research ko? Okay, let's say, Zai, pwedeng syempre hindi nag-Tagalog, itagalog ko lang. Pwedeng maghanap ka ng list of gyms, near me. Yan yung mga simple yung pinapa-research nila. So, another thing that I do as a personal virtual assistant in 2014, nag-purchase din ako, no? Nag-bili ako online. Ako ang bumibili ng regalo para sa kapatid, sa nanay, sa tatay, ganun. Hindi naman sila tamad. Busy lang talaga sila. Oh, sana all. So, yun yung mga, yung dalawa, no? The other thing that I do as a personal virtual assistant during that time is hinahandle ko yung finances ng client. Okay? I have access. May access ako sa credit card ng client nung time na yon because tulad ng sinabi ko kanina, akong bumibili ng mga gifts para sa kanya. In fact, ako pang nagbo-book ng Uber sa kanya. Ako pa nag-o-order ng pagkain para sa kanya. Wish ko lang sa akin i-deliver, di ba? Ako rin ang nagbo-book ng train ticket para sa kanya. So, literally, personal assistant. Yon. So, ganun kasimple. Even though, yun yung pinakasimpleng work as a personal virtual assistant. Okay? Para maintindihan ninyo kung ano ba talaga yung VA na yan. But, as usual, ayun na nga. Tulad na sabi ko, nag-evolve na siya ngayon. Meron ng mga specialization. Bakit may specialization din? Ang tanong ninyo. Kasi lumadami ng freelancers sa buong mundo. So, you have to niche down. Kailangan nila mag-niche down. Maging mas specific. Kasi para mas kilala sila doon sa expertise na yon. Yon. Ang question next is, alam nyo na yung VA. Now, what is freelancing? Ulitin ko lang, being a freelancer, you're not an employee. And you are allowed to take in as many clients as you want as long as kaya mo silang i-handle and manage. Now, ano na ba yung tanong ko? How it works? Paano nga rin? Paano ka makakahanap ng clients? So, every time na may nagtatanong sa akin,
nire-refer ko sila sa Upwork, diba? Tapos meron pa nga nagtanong sa akin, huy, meron kang cut dyan, no? Kaya ka nag-sige ka sabi dyan mag-Upwork. Wala, good. Kasi kung meron pa di sana, may referral link akong sinend, diba? Upwork kasi, clients are already there. And clients are already ready to hire somebody. Para ma-lessen lang yung effort ninyo maghanap ng clients, kasi baka VA ka na, sinasabi mo na ready na ako, VA na ako, aja, ganyan. So where will you find a client? Saan ka makahanap ng client? Kaya sinasabi ko sa Upwork, kasi doon, ready na ang mga clients doong mag-hire. It's just, the only thing that you need to do is to submit proposals, to bid, and you know, literally telling the clients that I'm the one, ako ang para sa'yo. Yung ganun. O, diba? That's what, kaya, pwede kayo mag-start sa Upwork or onlinejobs.ph. Marami rin nakakakuha ng mga clients sa onlinejobs.ph. Ngayon, ang tanong na naman natin is, ano ba talaga yung kailangan ko, Sai, para mag-start? Aside from doon sa Upwork platform na sinasabi ko sa inyo, ano ba talaga yung kailangan ninyo to start? Start with what you have. Yun yung masasabi ko. Start with what you have. Minsan, tinatanong pa rin natin tayo, kinu-question natin ang sarili natin, ano ba skills ko? Meron ba ako skills? So, in order for you to identify your skills, two ways. It is something that you've already been doing. Ginagawa mo na. Kunyari, for many years, nasa BPO industry ka, telemarketing ka, that's a skill. Diba? A skill mo is communication skills or customer service skills, kasi yun na yung ginagawa mo ever since. If you are into sales and marketing for several years, then that's your skill. Diba? And another thing that you can, you know, help you identify yung skill ninyo is, ano ba yung love nyong gawin? Ano yung ginagawa nyo na you're very passionate about? Katulad niyan, let's say, sa BPO industry ka, call center agent ka, but on the side, you also design graphics or edit kog videos, kay para sa TikTok, mga ganyan, or YouTube. Yan, tapos parang na enhance mo na yung video editing skills mo. That's a skill. Diba? Ang kagandaan nun, may customer service skill ka na, may graphic design skill ka pa, or video editing skill, then you can start with those skills. You can start with what you have, what you know, what you usually do, ano na yung mga innate sa inyo at ginagawa nyo na. Let's say, HR, nasa human, ano kayo, human resources, okay din yun, kasi skill yun. Marami nag-hire ngayon ng mga recruiters or yung tipong HR managers talaga for their companies. So, yun yung one thing na masasabi ko para makastart kayo. The next thing is, of course, nauna pa yung skills. Pinaka-importante, syempre, dapat may laptop and computer at laptop or computer and internet kayo. Kasi nga, mag-work online. Pag-usapan natin yung pros and cons, di ba? Lahat naman ng bagay, may good side, may bad side, may upside, may downside. Hello, naubusan ako ng English. Ang number one pro, number one good thing about being a freelancer and virtual assistant is that you can work with as many clients as you want. Okay? Hindi ito siya yung employed ka na sa isang company ka lang. Diba? Na yung loyalty and commitment and everything. Doon mo lang ibubus lahat sa isang company or sa isang client. No. Yan ang kagandahan sa freelancing. Another thing is no age limit. Diba? And kahit ilang taon ka, as long as you can deliver what is being asked from you, go. Then, the other thing is that, of course, you earn decently. Diba? You earn decently. You can charge what your, ano yung worth mo. Diba? Dito kasi, nasanay tayo na, okay, kasi yan ang minimum, kahit na ganito ako kagaling, yabang, kahit ganito ako kagali at ganito ka grabe yung experience ko, okay na lang kasi yun lang talaga ang kaya nung company na inapplyan mo. But in freelancing, ikaw kasi magdidikta ng charge mo. Ano pang isang maganda, kagandahan ng pag-work as a VA or a freelancer is that
you broaden your perspective dahil you will be working with foreign clients. Iba katrabaho ang mga foreign clients. Ibang working environment nila. Ibang mindset and thinking nila. Yun ang isang kagandahan nun. Kasi you work directly with the client and you grow with them. Ang kagandahan din sa kanila is that they will uplift you. They will help you grow. Yung walang, alam mo yan, walang pulling down, ganun. So, yun ang kagandahan, isang kagandahan nun. Kasi, they will help you grow. At tapos, diretso sila makipag-usap. If they don't like your work, I don't like your work. Period. Tapos na. Walang personalan. Wala na yung mga afterthoughts pa or mga panano pa dyan. Yan. Wala. Kasi sasabihin nila diretso sa'yo, I don't like this, so maybe you should change it or you should improve it. Ganon. Pag gustong-gusto naman nila ang trabaho mo, I mean like you feel like all your hard work paid off or gina-value ka ba? Bina-value ka. Yun ang, actually sa totoo lang yun ang pinaka good side ng freelancing. Kasi you get to work with different nationalities. They all have different, syempre, different attitude and all. But yung common denominator talaga nila is that they want you to grow with them. They will support you. They will give you enough support to help you grow. Kaya, ang ganda, di ba? Oo. Ako na lang din magsagot, ang ganda. So, alam yung isang kagandahan yan, they even give you free access sa mga courses na binili nila para lang mas maging effective ka sa role mo, para lang mas magawa mo ng tama yung trabaho mo at makatulong ka sa kanila. And mind you, yung mga courses na binibili nila worth 20,000 pesos, worth 30,000 pesos, and you get to access that for free. Diba? At ang good thing pa, isa pang good thing, habang pinapanood mo yung courses na binigyan nila ikaw ng access, binabayaran ka nila kasi you turn on the tracker. Ano bang, di ba? Hallelujah! Parang ganun ba? Kasi parang, wow! Amazing! Kasi you get to learn a skill. You get to access a certain course for free. And you get paid to watch the course. Yun yung kagandahan kasi ganun sila. Na parang i-share nila sa inyo kung ano yung lahat ng bagay na makakatulong sa inyo to improve your work, to be the best you, ganun. So, yun yung kagandahan sa freelancing. Wala talagang yung, wala negativities, ganyan. Tawag nito, flexible hours. Flexible working hours. Woo! Tawag nito, hindi ka obligadong magtrabaho ng 8 a.m. to 5 p.m. or yung iba kasi ang thinking nila is turn time nag-work lahat ng virtual assistants. Hindi po, marami po sa amin na hindi nagpupuyat. Okay? Marami sa amin na hindi nagpupuyat. So, kasi may choice kayo. You have a choice who you want to work with. You have a choice anong time zone ng client na gusto mong pagserbisyohan or i-provide yung services mo. So, flexible working hours. You don't need to sit down sa chair, look at your laptop and computer for 8 hours straight. Ang bad or ang not so good side, probably, no? Ang downside or something ng freelancing or being a virtual assistant is number one, clients come and go. Okay? Kaya, may mga short-term projects, meron ding long-term projects, but you cannot really, be confident enough na tatagal yung lahat ng clients mo. No, na if kaya nga lagi namin make sure na dapat at least 3 clients or 2, 'di ba? Para pag wala ang isa, may isa pa, ganun nga. So, another thing is that this is not for you if you are not comfortable working at home. Although many of you are already comfortable, pero meron kasi mga kakilala na mas gusto nilang magtrabaho na may physical interaction, na talagang nasa physical, get physical, ganun ba? Yung may physical office talaga, na talaga may desk ka dyan, and you mag-time in and mag-time out ka, ganyan God. So, yun yung hindi siya para sa iyo kung ganun kang tipong tao na
parang ayaw ko nan ano, nasa bahay lang, tapos yun lang, ganyan. So kung ikaw yung more of ano tawag nito, gusto mo ng physical interaction, then this might not be for you. Another thing is, syempre, no benefits na tulad ng mga empleyado. You don't get to, you know, enjoy PhilHealth benefits, yung mga deduct-deduct, ganyan, SSS, and pag-ibig, mga ganun. But you can choose to pay as self-employed, diba? So, pwede naman yun. Pero, syempre, kasi tayo, nasari na tayo as mga empleyado, dumaan na rin ako ilang beses ng pagiging empleyado. So, maraming kaltas, ganyan. Pero dahil sa maano mo naman yung benefits na yun. Pero sa freelancing, walang ganun. At walang bonuses and 13th month pay. Yun yung downside. Kasi tayo, expect tayo pag Christmas na, meron pa bonus ni sir, or merong pa 13th month pay yung yung company, ganun. Diba? So, no. Walang ganun sa freelancing. But, there are some generous clients na kahit na hindi sila obligado to give us bonuses or 13th month pay, nagpapabonus rin naman sila. But as a freelancer, you should not expect, no, wag ka mag-expect, saktan ka lang, 'di ba? Ganun. So, pero 'yun yung downside. Kung okay lang sa iyo 'yun. Okay. Another thing is not for you if you are not comfortable communicating in English. Okay? So, kapag struggle is real talaga sa inyo na mag-communicate in English, then it's either you don't enter freelancing or you try your best to improve your communication skills. Pero tulad na sabi ko kanina, hindi mo kailangan ng perfect English. As long as naintindihan ng client mo ano yung pinaparating mo, you have ano, clear communication, nag-gets mong instructions, nabigay mo yung ina-expect sa'yo na output, okay na. If you decide na maging freelancer or virtual assistant, dapat taga buo yung loob mo. Or else, aabante, aatras ka. Kasi parang, nag-submit ka lang ng isang proposal, hindi ka pinansin, hindi ka na-hire, madismaya ka na, ayoko na. Pero kasi pag buo yung loob mo, at talagang sinet mo na yung mind mo na, maski ano pa yung mga pangyayari sa paligid, dahil sa gusto mong i-pursue, you will pursue it and you will do everything para maging, para makakuha ka ng clients.